Samantala, posibleng hindi na magkakaroon ng paggalaw sa resulta ng mga naisasagawang mga pre-election survey. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Professor Froilan Calilung ng UST Political Science Department na batay sa dalawang huling isinagawang survey ay napaka-minimal na lamang ang paggalaw nito. Sinabi pa ni Professor Calilung na ito ay ang survey na ginawa ng Okta Research Group at ng Publicus Asia kung saan 2 percentage points ang nadagdag kay BBM. Samantalang 1 percentage points naman ang kay VP Lenny Robredo. Anya, habang papalapit ang Mayo 9, nakikita niya na wala ng halos paggalaw pagbabago pa sa mga ikinakasang pre-election survey. Batay na rin anya sa mga inilabas na pag-aaral, mayorya ng voting public at nasa hanay ng mga tinatawag na mga hard voters. At ayon pa kay Professor Calilung, ang mga may desisyon na sa darating na halalan, partikular sa mga kung sino ang kanilang iboboto sa Mayo 9.